So yan mga kaibigan, before po tayo magsimula is ipapakita ko muna sa inyo yung mga task log ko about this specific task, which is vehicle B video annotation. Yan. So as you can see in my history, so marami na po talaga akong nagawa ng mga ganitong tasking. Ayan. So yung may mga green po na mga progress bar is naka-receive na po ako ng payout dito. At usually yung natatanggap ko is mga 0.9, no? So matataas din yung mga accuracy ko dito. So meron din dito na 1.12 kasi naging silver tasker po ako dito sa video annotation. Ayan. So medyo matagal-tagal na rin akong gumagawa ng ganito mga tasking dito sa remote task. Kaya ituturo ko po sa inyo kung ano ba ang tamang mga hakbang, no? Or mga proseso kung paano siya gawin ng tama, no? No? While working in this kind of tasking. Ayan. Siguro mga kaibigan is yung naka-start na, no, ng ganitong task is i-present sa inyo yung mga guidelines, no. Sobrang dami po ng guidelines or mga information na dapat nating tatandaan, no, while working on this task. But for this video, isi-simplify lang po natin para mas madali pong maintindihan. So unang-una po, when you work in this kind of tasking, so lagi po nating tatandaan na may dalawang uri po ng mga attributes. Ito po ay ang global attributes at saka by frame attributes. Pag-uusapan natin, no, yung una, yung global attributes. So yung global attributes po, ito po yung mga attributes na hindi po talaga nagbabago sa buong video or sa buong frame na pagli-label nyo. I-explain ko siya, no, ng mas deeper or mas detailed later in this video. So ang mga halimbawa po or yung mga global attributes po na kailangan nating tatandaan is yung una is yung park attribute. So sa park attribute is kailangan lang natin siyang i-determine, no, kung yung sasakyan ba is naka-park ba siya or hindi. So hindi lang siya limited sa mga sasakyan, pati rin yung mga bisikleta or yung mga motorsiklo. So i-determine natin siya kung naka-park ba siya or hindi. Yan. So yung second attribute naman is towing attributes. So tinatanong natin, no, kung meron bang nakasakay ba ang isang sasakyan sa isang truck or parang yung ang isang sasakyan ba ay hinihila ng isa pang sasakyan. So yan yung towing attribute. So yung rider attribute naman is usually lumalabas to siya. Usually pag yung binibigyan natin ng annotation is yung mga bicycle or mga motorsiklo. So yung rider attribute is i-determine lang natin, no, kung meron bang nakasakay, no, na tao sa isang bisikleta for example, at i-determine din natin kung ano yung parang edad, no, or gaano na ba katanda ang sumasakay. Teenager ba or adult na ba yung sumasakay. So i-determine din natin yan siya. So yan po mga kaibigan. So yung panghuli pong attributes for the global attributes is yung any lights attributes. So dito nyo po madedetermine, no, kung meron bang any lights ang nakaandar or off ba lahat yung lights ng isang sasakyan. So included na po dito yung mga brake lights, yung mga reverse lights, at pati na rin po yung mga lights po, no, sa harapan ng sasakyan, kagaya po sa nakikita nyo sa screen. Ayan. So ito po yung any lights na attribute for the global attributes. Ayan. Yung panghuling attributes for global attributes, mga kaibigan, is yung reverse light attribute. So yung itong reverse light attribute is i-determine lang natin, no, kung naka-on ba yung reverse lights ng sasakyan. So doon siya matatagpuan sa likod ng sasakyan mismo. Ayan. So mga kaibigan, as you can see sa image po na nasa screen ninyo, so ito po yung reverse light. So dito po nyo makikita kung naka-off ba or naka-on yung reverse lights ng sasakyan. Ayan. So ngayon mga kaibigan is pag-uusapan naman natin, no, yung mga attributes for by frame. Ayan. So yung unang-una sa lahat po is yung tantaranan. So yung unang-una po sa lahat is yung brake lights. So take note po, yung mga by frame na mga attributes is nagbabago po sila per frame, no. So depende po kung meron bang changes sa attribute, no, or sa value ng attribute for this specific frame ng video. Ayan. So unang-una po sa lahat is yung brake lights. So ito po yung halimbawa ng brake lights na nasa ano po ninyo nasa screen. So dito po niyo matatagpuan yung mga brake lights. So make sure na when you annotate, so dito po kayo titingin, no, pag i-annotate niyo na po yung brake lights. Ayan.
Ayan, so for the turn signal lights po na attribute for biframe attributes po, dito nyo po madedetermino kung saang lights ba ang naka-on or ano bang lights ang naka-off, sa left side ba ng isang sasakyan or sa right side ba ng isang sasakyan. So take note lang po mga kaibigan na if sa harapan po siya ng sasakyan, so perspective po siya ng driver. So for example, sa screen ninyo is dito po yung naka-on na signal light. So meaning po, yung perspective ng driver po is naka ano siya, pa-right siya, 'di ba? Kasi yung perspective natin sa harapan is pa-left. So pa-right po siya sa driver mismo. So pabaliktad po. For sa ano po, sa likod ng sasakyan, the same pa rin no, sa perspective natin if naka-on yung sa right side na turn signal, so pa-right side din yung naka-on, 'di ba? And kung pa-left side naman is pa-left side pa din yung naka-on. So pwede pong off yung isa, pwede din po yung naka-on yung isa, at pwede namang naka-on yung dalawa. Ayan, so ganyan po dito sa turn signal lights attribute. Yung panghuli mga kaibigan is yung occlusion attribute. So yung occlusion attribute is tumutukoy siya no, kung ano ilang porsyento ba ng visibility na ng sasakyan na ina-annotate natin. So for example, if nakikita nyo ng buo yung sasakyan, so nakikita nyo ng yung buong parte ng sasakyan, so meaning 0% po yung occlusion niya at 100% yung visibility niya, kasi po wala pong nakaharang. If for example is sa susunod na frame naman po ng video is meron pong truck na parang naka-cover po sa kanya. So hindi niyo po nakita mismo yung sasakyan kasi yung truck na mismo yung nakikita niyo. So 100% po yung occlusion niya at 0% po yung visibility niya. So kaya po nabilong po siya dito sa biframe attribute. Ayan. So ganun din naman po mga kaibigan sa iba pang attributes for biframe, kasi nga yung for example yung brake lights mga kaibigan is hindi naman talaga siya all the time nag-on, di ba? For the whole frame. So pwedeng naka-off siya for this specific frame. So kaya nagdedepende siya no kung naka-on ba siya or naka-off for this specific frame. Yan. So take note lang po mga kaibigan na when you work in this kind of tasking, bibigyan po kayo ng 5 camera footage. So for in those 5 camera footage is i-consider niyo no kung alin yung mas pinakamataas na visibility ng sasakyan. For example, when you work on the occlusion part, no? So for example, mga kaibigan, is nakikita nyo ng buo yung sasakyan sa 3 camera footage or camera video ba? So ibig sabihin is 100% po yung visibility niya at 0% po yung occlusion niya. At basta nakikita nyo yung sasakyan sa 3 camera. So for example, mga kaibigan, if nagbabary yung occlusion niya, for example, half lang ng sasakyan ang nakikita mo for the first in the first camera, and for the second camera is nakikita mo ng buo yung sasakyan, no? So susundin mo yung camera or camera video na mas merong mataas na visibility or merong mas mataas na visibility compared sa yung dalawang camera ba or sa isang camera. So pipiliin mo yung mas mataas na visibility. So tip lang po mga kaibigan na pag visible po yung isang sasakyan sa isang camera, so magwa-white po yung border niya. So I will show it to you later, no? So don't worry mga kaibigan, kasi i-explain ko siya talaga later in this video kung ano ba yung mga specific rules, no, kung paano natin lalagyan ng mga values yung mga attributes natin. So ano nga ba mga kaibigan, no, ang labeling per frame or yung mga attributes na by frame? So for this task, usually bibigyan ka ng up to 150 frames, no, or videos per frame. So depende, no, kung hanggang saan visible yung sasakyan na i-annotate mo for the given camera footage or video. So so tip ko lang sa inyo mga kaibigan na gumamit kayo ng shortcut na shift at saka yung bracket, no. Nandun po as makikita nyo sa screen ninyo. So gagamitin nyo po yung shortcut na yan para mas mapabilis yung labeling nyo, no? Kasi there are times kasi mga kaibigan na for example, for frames 1 to 10, so pareho lang yung mga attributes ng occlusion.
So same occlusion, same percent pa rin ng occlusion ang mangyayari. So pwede niyo ring isahin lahat, no, yung attribute niya para hindi niyo na siya isa-isahin per frame. So panghuli pong attribute, mga kaibigan, pero rare lang to siya, no, na mangyayari for ano pag gagawa ka ng ganitong task, is yung ano no label zone attribute. So ito yung mga sasakyan na naka-park sa isang malaki talagang parking space, no. So parang naka in a form of ano siya, naka-compact lahat yung mga sasakyan na naka-park lahat. So usually ini-ignore ko lang siya, so hindi, wala nang action ang kailangan, no, for this kind of attribute. So just ignore it when you encounter it in your tasking. So for the global attributes, once again, mga kaibigan, is wala ka nang problemahin kasi isahan lang yung pag-label niya, no. So for example, naka-park yung sasakyan, naka-park niya talaga yung sasakyan hanggang sa matapos yung frame. So yung concern mo na lang is yung by frame na mga attributes, kasi paiba-iba yun siya. Except, mga kaibigan, na for example is yung half sa frame, for example up to 50 frames, if naka-park lang yung sasakyan, is bigla siyang umandar, no, pagkatapos ng 50 frame. So 51 na frame is umandar siya, meron ng lights na naka-on na makikita mo. So mag-iiba din yung mga attributes niya. So hindi na siya naka-park, din naka-on niya yung mga lights niya. Pero yung difference lang is, mga kaibigan, is parang isahan lang yung pagli-label mo. So isa, for example, is hindi na naka-park yung sasakyan. So hindi na talaga siya naka-park for the rest of the video frame. So isahan na lang po talaga ang mangyayari. So yan, mga kaibigan, ngayon is ipapakita ko sa inyo, no, or magde-demonstrate ako kung paano siya gawin, para meron kayong idea, no, once you will be doing this kind of tasking. Ayan. So ito po talaga yung main interface ng video annotation, no, or B-video annotation. So para maging ganito yung setup niya. So kung gusto niyo maging may kulay yung box, no, per vehicle, para mas madali niyo ma-detect, no, kung saang vehicle ang gusto niyo i-annotate. So punta lang po kayo dito sa tools at i-click niyo po ito. So at piliin niyo po yung color by ID para may kulay po yung mga boxes, no, para mahanap niyo kaagad yung i-annotate niyo. So for example, mga kaibigan, is merong mga pangalan yung mga boxes at nagiging asagabal siya sa pag-annotate niyo. So simply pwede niyo i-disable yung labeling, no. So dito po sa may tina icon or show or hide labels, so pwede niyo siyang i-click. So makikita niyo po yung labels at pwede niyo naman din siyang i-hide para hindi niyo po siya makita. Ayan. So punta na po tayo dito sa ating i-annotate. So for this demonstration, isang vehicle lang po ang i-annotate natin, kasi when you will be doing this task, there are 10 to 20 vehicles na i-annotate niyo. So for this example is isang vehicle lang po muna yung i-annotate natin para hindi po masyadong matagal yung video natin. This is just for the sake of demonstration, no. So yung vehicle po is naka-orange po yung assigned color niya. So hahanapin na lang po muna natin dito sa camera 3. So as you can see, ito pong camera 1 at saka camera 2, the same angle lang po yan siya. Pero yung camera 1 is mas naka-zoom in siya, no, compared to camera 2. At yung the rest ng mga cameras is hindi, different angle na po yun sila. So take note na yung mga camera na may border na white, sila po yung nag-i-indicate po yan na meron pong, dyan po natin mahanap yung i-annotate natin. So pag wala po, huwag na po kayong sayang ng oras na maghanap dyan, kasi hindi nyo po yan talaga makikita yung i-annotate ninyo. So yun lang po yung mga may border na white ang hahanapan natin ng vehicle na i-annotate natin. So dito muna, make sure na pag there are multiples of cameras na pwede nating matagpuan yung mga vehicle or makita, so don't forget to explore everything, kasi there are times kasi na yung isang camera is hindi siya mas malaki yung visibility niya kaysa sa isang camera. So make sure na you need to explore, no, yung mga cameras na may possibility na magdoon makikita yung mga vehicle na i-annotate mo. So for this example, ito muna ang camera 3 ang hanapan natin. So I'm sure na yung object na hinahanap natin is nandito lang sa likod, no. Nandito lang sa likod, ayan. So makikita kaagad natin yung sasakyan na i-annotate natin. So as you can see, pwede nating sasagutan, no. So for this example, hindi ko po ma-change yung mga values nila, kasi
Nakasubmit na po yung task na ito and for the sake na lang for this tutorial is ipapakita ko siya sa inyo kung paano kayo mag-labeling, no? So dito po sa baba ng ano ninyo, naka-assign na vehicle, dapat naka-click po yan siya at dito po yung mga attributes. So yung mga naka-bold na mga attributes, ito po yung mga global attributes, no? So yung mga global attributes is yun na po talaga yung value nila hanggang sa matapos yung frame. Kasi for this example is 320 hanggang 320 frames lang yung available yung nandito, pero yung it is not necessarily na mauubos mo yung frame kasi there are times na visible lang po yung vehicle na hinahanap niyo hanggang sa 170 frame lang, so hindi mo not necessarily na mauubos mo talaga yan pag annotate lahat. So ito po yung hindi naman po naka-bold is yun po yung by frame na mga attributes. So mag-change po yan siya depende po sa frame, no? Depende po sa scene ng frame. So ayan, so let's say for this example mga kaibigan, so naka-park ba yung sasakyan? Ayan, so dito muna tayo sa naka-park. So hindi po naka-park yung sasakyan. Although pag naubos mo yan yung frame, hindi pa rin nagmo-move yung sasakyan, yung sagot mo pa rin is no. Hindi po yan siya naka-park kasi wala po siya sa par, yung scene po niya is nag-aantay po siya na merong mag-go signal. So wala po siya sa parking space, wala po siya sa parking lot or naka-park lang sa street. So nag-aantay yan siya para may mag-go signal. So once na yung sasakyan is may intention na mag-move, so yung label mo kaagad dyan is no, yung talaga yung park na attribute mo is no talaga po. So yung reverse lights po is hindi mo siya cantel po yung reverse lights. In this scene lang po ha. In this scene po, cantel po yung reverse lights niya kasi naka-perpendicular po yun from your perspective. So meron po kasi sa rule nila na pag naka-perpendicular po yung sasakyan, ganyan, naka-ganyan po. So cantel po talaga yung kung i-ask ka po kung naka-on ba yung mga reverse lights. So cantel, automatic cantel po talaga yan siya. So dito po sa sa vehicle towing, so obvious naman po na hindi po siya kinakarga ng truck, di ba? So nag-iisa lang po yung sasakyan at hindi rin po siya hinihila ng iba pang sasakyan. So yung sagot mo dito is neither. So yung mga choices lang po is towing, being towed at saka neither. So being towed is sinasakay ng isang truck. Yung towing naman is parang siya yung naghihila no ng sasakyan mismo, ng isa pang sasakyan. So yun siya. So depende kasi mga kaibigan hanggang saan banda yung box niya. So pay attention to the box, no. So pag yung box is yung sasakyan lang yung binox lang niya is yung sasakyan lang na nakasakay sa truck. So being towed yan siya. So pag once na yung truck na ang binox lang, hindi yung sinakyan, ang yung sasakyan mismo ang kinarga, so towing yun yung labeling niya. So make sure to pay attention po sa mga boxes po or sa mga yung mga cuboid po or yung mga box na ina-annotate niyo po. Ayan. So occlusion is for this example 100% po, 0 to 100%. Ayan. So you can, for the occlusion you can just select, no, yung keyboard na shortcut, yung shift at saka pa bracket po na pa forward. Pag the same lang po siya ng occlusion sa ibang frame. So for example from 1 to 7 frame, same lang po yung occlusion niya. So pwede niyo po yung i-select all yung frame na 1 to 7 para hindi niyo na po isa-isahin pag-select yung mga frames. Ayan. So dito po is 0 to 100%. Ayan. So dito is 100% na yung occlusion kasi na-cover na siya ng isang sasakyan. Ayan. So dito is para ano po siya? 40 to 60%. Ayan. Dito po is 0 to 20%. Ayan. Ay 0 to 20% na rin po yan siya. Ayan. So don't forget to base your occlusion guide sa guidelines nila kasi may iba't ibang percent po yung mga occlusions niya. Ayan. So brake lights po is hindi po natin siya ma-determine, no? Kasi nga naka-perpendicular po siya. So indicator status po hindi po rin natin siya ma-determine, no? Kasi nakaganyan po yung ano niya at saka medyo blurry po yung sasakyan, yung ano po mismo yung medyo malayo po kasi eh. Pag i-switch po natin siya sa camera, kung gusto natin ng mas malinaw, tingnan natin kung mas naging malayo pa po yung angulo mismo, no?
ng isang sasakyan. So hindi po natin siya masasabi no kung naka-on ba yung mga indicator status niya. So ganito lang mga kaibigan, this is usually the things that you will be doing here. So make sure po na once na mag-label po kayo ng per frame, so i-check niyo po rin yung mga ibang camera po. Kasi for example, yung occlusion niyo po dito is at 20 to 40%, pero sa isang camera naman is 0 to 20, for example sa isang camera is 20 to 40% yung occlusion, yung sa ibang camera naman is 0 to 20. So syempre yung pipiliin niyo po yung mas malaki yung visibility, no? So 0 to 20% po talaga kayo magbe-base, and for the rest of your ano po, your occlusions mismo. So doon po talaga yung parang basis niyo po para mas maging accurate po yung pagli-label niyo per frame. So ayan. So I hope na naging although hindi ko po siya talaga ma-cover lahat since ano po talaga kayo na po talaga yung makarerealize mismo no pag once nandito na po kayo sa actual na trabaho ng ganitong tasking. So maiintindihan niyo po yun lahat. So if ever na meron pa kayong confusions, so once na meron na po kayo nandoon na po kayo sa tasking, is maiintindihan niyo po yan lahat. Ayan. Okay? So ayan guys, so I hope this video helps you a lot in preparation for some, or for guidance for some people na nagsta-start na mag-work dito. So I hope this video helps you in some way. Ayan. So thank you everyone. So thank you mga kaibigan sa nag-subscribe ng channel ko, at thank you so much sa mga support. So don't forget to like this video, no, if naging helpful to sa inyo, at don't forget to subscribe to my channel para mas maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko every Saturday or Sunday. Ayan. So thank you so much for watching and have a great day. Bye-bye.